guys, Joe here and welcome back to my channel. For today's video guys, another product review ang i-share ko sa inyo ngayon. And yung gagawin ko today is my first impression about sa soothing gel ng Ever Organics. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe. I-click mo na yung subscribe button. At kung hindi ka naman busy, i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I have new upload. Pagpasensyahan nyo pala guys kung medyo maingay sa background kasi umuulan ngayon. Hindi ako sure kung naririnig nyo yung ulan, but ayun, pagpasensyahan nyo na. So, hindi ito first time sa akin na gumamit ng aloe vera and snail. Yung soothing gel guys, hindi talaga yan nawawala sa aking skincare routine. Para ma-achieve nyo yung glass skin, ayan, malaking tulong talaga yung soothing gel guys. But depende pa rin kung anong target nyo sa skin nyo. So wala pa akong nilagay sa aking face except sa kilay, ayan, mascara and lipstick kasi para naman hindi tayo mukhang haggard. This is from Ever Organics. Hindi ko pa talaga ito nagagamit guys. Ayan, so may plastic pa. Yung mga packaging ng aloe vera and snail, same-same lang naman sila. Yung kiniklaim dito guys is anti-aging with licorice extract and hyaluronic acid. This is paraben-free, alcohol-free, and made in Korea. And alam nyo ba guys na sobrang mura nito? Yung presyo niya guys is 188 pesos lang guys. So far, ito yung pinaka-mura na soothing gel na alam ko. Kasi kadalasan ng mga soothing gel guys, nasa 200 plus, like 249, ganun. Same naman, 300 ml and made in Korea. If same kita, nagkakaroon na ng mga wrinkles and fine lines dito, lalo na sa eye area and here na part, need natin yung ganitong mga soothing gel. Tingnan natin yung kanyang consistency, yung kanyang product. Ang nakaganda nito guys is yung kanyang cover. Wala pala siyang spatula. So ito yung kanyang cover, ayan, Ever Organics. And then ito na yung kanyang product. Same lang din ng ibang soothing gel. Yung kanyang color, consistency is same. Medyo hindi watery yung kanyang consistency. Ayan. Tapos yung amoy nito guys, same lang din ng ibang soothing gel na snail and aloe vera. Pwedeng-pwede to guys sa body, lalo na if you have mga dry areas. Like dun sa siko, sa tuhod. Hindi siya malagkit pero meron siyang dulas sa skin. Let's try sa face ko. Yan, ito yung aking skin condition guys na sa dito na part, ang dami niyang pimples, mga blemishes, dark spots. Magpasensyahan nyo na guys. Sobrang lamig nito. Hindi ko pa siya nilalagay sa ref pero ang lamig niya. Instant glass skin. Wait lang natin siyang matuyo. So, ito siya guys. Nung nilagay ko siya sa kamay ko, madali siyang ma-absorb. But, sa face ko is hindi siya madaling ma-absorb. Baka dahil madami akong nilagay na product. Pero sobrang, ano siya guys, relaxing siya sa skin talaga. Yung ibang soothing gel kasi is need ko pa na ilagay sa ref para yung malamig siya ba, yung product. So ito, hindi ko siya nilagay sa ref. Meron siyang lagkit. For me ha, pero sa kamay, hindi siya malagkit. Na-absorb ba siya guys, wala na siya sa kamay ko. But kapag ginahawakan ko yung face ko, hindi pa siya nagsiset. Kasi meron talaga siyang yung kunting lagkit. So hintayin lang natin na mag-set siya yung mga lagkit. From 1 to 10, 10 yung talagang malagkit, nasa mga 4 or 5, ganun. Instant glass skin, yes. Nakikita naman talaga sa video, ayan. Pero so far naman, hindi ako naka-feel ng mahapdi siya sa aking skin. Ayan. Until now, meron talaga siyang nagli-less na yung lagkit feeling, but meron pa rin talaga siya. Mga nasa ano na lang, 3%. So, parang hindi ko siya ma-advise na
gamitin siya sa morning. But sa dito sa kamay, madali siyang mag-set tapos wala siyang lagkit. Hindi ako sure guys ha, kung kapag kunti lang yung nilagay mo is madali siyang ma-absorb, madali siyang mag-set. Kasi nadamihan ko siya ng paglagay. Dapat pala kinuntian ko lang muna para ma-test talaga natin na if kunti lang yung ilagay is madali ba siyang ma-absorb or madali ba siyang mag-set. But now, mga nakailang minutes na rin ako guys. Sobrang konting-konti na lang yung lagkit. In fairness naman, kapag nagsiset na siya, yan, mga nasa, ano na lang, 1%. So, ma-recommend ko na kung ayaw nyo ng lagkit, kuntian lang muna yung soothing gel na i-apply. Okay? So, may mga manok na naman, no? Anong oras na? Pero may... Buti na... Oh, diba? Buti na lang, wala nang ulan. Pero may mga manok. Fairness naman siya, glowing naman yung aking skin after. Tingnan natin kung ano yung magiging update ko nito. Yan, sa wakas at nag-set na rin siya finally. Finally! Wala na siyang lagkit guys, ayan. At ako kasi kapag nagsusuting gel ako guys, ito na yung pinakalas na ina-apply ko. And then, pina-overnight ko siya sa aking face. Kinabukasan ko na siya binabanlawan. Kaya no problem naman sa akin kung malagkit or... Hindi. Pero mas maganda talaga na walang lagkit. But, tingnan natin kasi first impression pa lang naman. Ayan. But ito, ngayon, wala na. Hindi na siya malagkit, guys. Yun lang ang aking naging first impression sa Ever Organics na Snail and Aloe Vera Soothing Gel nila. Sana hindi ako magka-breakout ito, guys. Kasi so far naman sa mga soothing gel na natry ko na aloe vera and snail is hindi naman ako nagkaka-breakout. And maganda, talagang nahihiyang ako sa aloe vera and snail. I hope na nagustuhan mo ang review kong ito. Kung nagustuhan mo, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Besh, huwag ka nang mahiya, i-click mo na yung subscribe button. At kung hindi ka naman busy, i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I have new upload. And please follow me on my social media accounts sa aking Instagram and Facebook. Link in the description box. Also, follow Ever Organics sa kanilang Facebook and Instagram. Ayan. Para updated kayo guys sa mga post nila about sa kanilang mga products. So, thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye! Ingat kayo. God bless!